Medical expenses is the number one factor bakit nababankrupt ang isang tao. Dahil nga naman ang sakit ngayon, mapamahirap ka man or mapamayaman, kapag ka ito ay hindi napaghandaan, ay talaga namang sakit sa bulsa ang maaabutan. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Noong June 23, 2019, Sharon Cuneta was introduced as Kaiser Health Group Incorporated New West Ambassador. Kaiser po, of course, it is her lifetime partner in healthcare. Yes! Pagod yes. Naman, healthy ako. Hindi naman ko kaya, healthy ako. Nung ayaw ko sa healthy lang. Healthy looking. Tumataas ang presyon, ganun na hindi na. Kaya sabi nga po ng kanta, may Kaiser, kahit mabuti na po. Ngayon na si Sharon Cuneta ang ambassador ng Kaiser, bakit? Kasi naintindihan niya ang kahalagahan ng healthcare account. Kasi during sa situation ng hospitalization, di naman kasi pwedeng ipambayad ang mga ari-arian eh. Ang stocks or ang mga condo or whatever. Pwede mo bang sabihin sa doktor, ay doc, wait lang, magbenta mo na ako ng property. Ay doc, wait lang, magbenta mo na ako ng stocks, ng mutual fund. Eh paano kung down pa ang stock market? Lalong mas masakit sa bulsa yon. Kaya dapat, cash or mas convenient na may healthcare account ka. Sa interview ni Boya Bunda, Sharon Cuneta was not ashamed to admit that there was a time when she did not know where to get money to pay for the hospital bill of her late mother, Elaine Cuneta. Cuneta made the revelation during her taped interview with Boya Bunda, which was aired on The Buzz on Sunday. Right now, I am liquid. A few months ago when my mommy was sick, up to the time when she passed away, everything I had was in solid investments in properties. You could not really dispose of them quickly because they are all pretty high end. You can't sell something overnight. When my mama died, I didn't know where I was going to get the next million, she confessed. Cuneta said it was her daughter, actress Casey Concepcion, who saved her. Concepcion was very vocal about her closeness to her grandmother, insisted that she pay part of the bill. It was an 8-figure bill, si Casey ang nagbayad. Humingi pa ka ng deferred payment sa hospital for the last few million. The minute I was able to sell one property alone, I asked Casey because she was insisting on paying kahit for a small percentage. Kaya sobrang importante talaga itong Kaiser long-term healthcare sa mga mag-umpisa or sa mga nag-i-invest na pero wala pang proper foundation, lalo na kung bata pa lang nagsimula ka na. Kasi ito ay automatic na pwede mong gamitin kung dumating ang time na ikaw ay manghina na at magkasakit. Hindi mag-worry ang anak para sa iyong healthcare needs kung ikaw ay mag-retire. Ngayon, kung hindi ka naman magkasakit, sayang ba? Hindi, kasi magiging savings ang pera mo. Hindi po ito mawawala. Kung hindi, mag-earn ka pa ng interest. Tandaan mo itong solid financial foundation. Dapat merong healthcare, may insurance, na-manage or nabayaran ang utang, nag-create ng emergency fund, then naglagay ng pera for investment. Matuto na sa pagkakamali ng ibang tao. Madaming investment pero hindi protektado. Nagkaroon lang ng patinding sakit, back to zero ulit kasi walang healthcare account. Hindi na-build ng tama ang financial foundation. Ang kaigihan nitong Kaiser Ultimate Health Builder ay covered niya na ang 3 important financial blocks. May konting insurance ka, may healthcare ka, at may savings or investment ka na.
Gaano nga ba kaimportante sa iyo na hindi mahirapan ang mga anak mo or kahit sinong miyembro ng pamilya mo kapag dumating ang time na ikaw ay magretiro at magkaroon ng sakit? Kaya you have to make sure na ngayon pa lang may healthcare account ka na. Gayahin si Sharon Cuneta na may Kaiser para kahit maputi na ang buhok mo, may kasamang mag-aalaga sa'yo. Kasi may Kaiser long-term healthcare ka. If you want to know how this Kaiser works, may video na akong ginawa about this. Ang link ay nasa description box below. FYI lang din, marami ng mga government agencies ang tumatangkilik sa Kaiser Ultimate Health Builder. Una, taga House of Representative, pati Department of Agrarian Reform, nagpa-secured na rin. Sumunod ang Senate of the Philippines. At ngayon lang, Supreme Court just signed up for Kaiser as their healthcare provider. Kaiser Health Group Incorporated kasi is the first long-term healthcare provider dito sa Pilipinas. Kung nais mo pang matuto about this Kaiser Ultimate Health Builder, meron na po akong link. Ang link ay nasa description box below or pwede ka ring umattend sa aking free live webinar every Tuesday and Friday or magpunta sa office for orientation. Mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger para sa detalye. And don't forget, grab a free copy of this book at my website at www.gsaal.net. And of course, please subscribe, share, and like this video. Hindi lang naman ito pang mayaman, kailangan ito ng karamihan. Kaya naman, kung ikaw ay gusto mong paghandaan ang iyong financial foundation, pwede mo itong simulan. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you. Kaya sabi nga po ng kanta, may Kaiser, kahit maputi na buhok.